Pinupirma ng company Vice President Lenny Robredo na nagpulong ang vicepresidente at tambalang Eleksyon Sotto na kumpirmadong tatakbo sa election 2022. Walang ibinigay na detalye tungkol sa pulong pero si dating Senador Antonio Trillanes IV may banta at may unang balita si Tina Panganiban Perez. Nagtipon para sa isang pulong ang mga miyembro ng Nationalist People's Coalition sa Quezon City. Ipinatawag ito ng chairman ng partido na si Senate President Tito Sotto na nagdeklara ng tatakbong vice president. I will be telling them more or less of our plan, my political plans. And I will be getting their consensus also. Pakihinggan natin yung... At sasabihin ko sa kanila kung ano yung mga plano ko. I'm sure majority of the members will agree. But again, we will open it up. Laban kontra droga na walang oplantokhang at maayos na pag-aso sa pera ng pamahalaan, ang ilan sa mga isinusulong ni Sotto at ng katandem niyang si Senator Ping Lacson na nagdeklara ng tatakbong presidente. Sa isang forum, tinanong si Lacson paano raw ipagkakatiwala sa kanya ang pinakamataas na posisyon sa pamahalaan kung noong 2010 ay nagtago siya matapos akusahang mastermind sa Dacer Corbito double murder case. Ang alam ko kasi noong araw, pag naisyon ka ng warrant of arrest, kailangan magpa-jurisdiction ka sa court bago umusad yung kaso. Okay, tinanong ko siya yung aking lawyer. Attorney, pwede bang wala ako dito? Uusad pa rin yung kaso? Sabi niya, yes. But I fought my legal battle within the justice system of the country. Hindi ako nag-evade ng justice system. I only fought it in another way. Na wala ako doon sa loob ng kulungan. Magkaiba ang partido ni Sotto at Lacson. Si Lacson, incoming chairperson ng Partido Reforma na nakatakdang magpulong. Nakipagpulong na rin si Lacson at Sotto kay Vice President Lenny Robredo. At the time, kasama niya si Senator Bam Aquino. Hindi ko lang madivulge yung pinag-usapan kasi nga wala naman ng authority sa kanya para i-share yung aming pinag-usapan. Pero nag-usap na kami. Kinumpirma naman ang tagapagsalita ni Robredo ang pulong na nangyari noong nakaraang linggo. Bahagi raw ito ng pangako ni Robredo na magtatag ng pinakamalawak na alyansang posible sa mga grupo at individual na naghahanap ng pagbabago sa 2022. Si dating Senator Antonio Trillanes IV nagdeklara ng tatakbong pangulo pero nakahandang umatras para kay Robredo. Pero sabi niya ngayon, kung aatras si Robredo para kay Lacson, aatras na rin daw ang magdalo sa pagsuporta kay Robredo at sa Liberal Party. Punto ni Trillanes, si Lacson ang isa sa mga nagtulak na makulong ang kapartido ni Robredo na si Senator Laila De Lima. Sabi naman ng tagapagsalita ni Robredo, masyado pang maaga para pag-usapan ng sinasabing pagpaparaya ni Robredo, gayong hindi pa naman siya formal na nagpapahayag na tatakbo siya para sa pagkapangulo. Pero hanggang ngayon daw, bukas pa rin ang bise sa pagtakbong presidente at ihahayag niya ang kanyang desisyon sa tamang panahon. Bukod kay Lacson, nakipagpulong na rin si Robredo kay Senator Richard Gordon, founding chairman ng Bagong Bayan, Volunteers for a New Philippines Party. Ayon sa tagapagsalita ni Robredo, pinag-usapan ni Robredo at Gordon ang mas malawak na pagkakaisa ng mga naghahanap ng pagbabago. Yan ang unang balita. Tina Panganiban Perez, buong puso para sa Pilipino. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning news ka sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.